Tumayo po ang lahat para sa orasyon. Sa ngala na Ama, na Anak, at na Espiritu Santo. Amen. Binati na anghel ng Panginoon si Ginoong Santa Maria. At siya'y naglihi lang ng Diyos Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang berbo ay nagkatawang tao. At tumira sa gitna natin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Panalangin mo kami, Santa Maria, Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang ng mga pangako ni Jesucristo ng aming Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayaman dahilan sa pamamalita na anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawan tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami sa kanyang pagkabuhay na maguli, sa kalwalatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kaparanang unang-una, ngayon, at kailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kaparanang unang-una, ngayon, at kailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kaparanang unang-una, ngayon, at kailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, na Anak, at na Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Muli po, isang magandang gabi. Pinagdiriwang po natin ngayon ang dakilang kapistahan ng Kristong Hari. Ang ating pong magiging tagapagdiwang ay si Reverend Father Robert Soko, OMB. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pagkahari ng ating Panginoong Jesucristo sa sanlibutan. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal,
at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. In excelsis Deo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong anak na pinakamamahal at hari ng sanlibutan, niloob mong pag-isahin ang tanan, idulot mo ng tanang kinapal na pinalaya sa kalipinan, ay makapaglingkod sa iyong kadakilaan at makapagpuri sa iyo ng walang humpay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Samantalang ako'y namamahinga sa gabi, patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan, at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at hindi babawiin, at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghari na ang suot sa katawan ay damit na maharlika at batbat ng kalakasan. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Ang sandigan ng daigdig, matatag ang pinutungan. Kahit ano ang gawin pa'y hindi ito magagalaw. Ang trono mo ay matatag simula pa nung una, bago pa man likas ikay naroon na. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Walang hanggang Panginoon ang lahat ng tuntunin mo. Sadyang banal at matatag ang sambayan ng iyong templo. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Sumainyong pagpapala at kapayapaan mula kay Hesukristo, ang tapat na saksi, ang unang nabuhay sa mga patay at hari ng mga hari sa lupa. Iniibig niya tayo at sa kanyang pagkamatay ay pinalaya niya tayo mula sa ating mga kasalanan. Ginawa niya tayong isang liping maharlika upang maglingkod sa Diyos at kanyang Ama bilang mga saserdote. Kay Hesukristo ang kapurihan at kapangyarihan magpakailanman. Amen. Pakatandaan ninyo, darating siyang nasa mga alapaap, makikita ng lahat, pati ng umulos sa kanyang tagiliran. Dahil sa kanya, iiyak ang lahat ng lipi sa lupa. Magkakagayon nga. Amen. Ako ang Alpha at ang Omega, wika ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, itinanong ni Pilato kay Jesus, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" Sumagot si Jesus, "Iyan ba'y galing sa inyong sariling isipan o may nagsabi sa inyo? Ako ba'y Hudyo?" tanong ni Pilato. "Ang mga kababayan mo at ang mga punong saserdote ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo?" Sumagot si Jesus, "Ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutang ito. Kung sa sanlibutang ito ang aking kaharian, ipinapakipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi pinagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa sanlibutang ito ang aking kaharian." "Kung gayon, isa kang hari," sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus, "Kayo na ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan, upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Madalas kapag may ginawang mabuti ang isang tao sa atin, kilala man natin kapamilya, kamag-anak o kapitbahay, ay hindi lang tayo nagpapasalamat. Nakakaramdam din tayo na kailangan nating suklian yung kabutihang ginawa sa akin. We have that sense of obligation na we have to pay back that favor that we receive from the person. Kahit ang taong iyon ay hindi nang hihingi o nagdidemand sa atin ng kahit anumang bagay, ngunit tayo ay nakakaramdam na tinatawag natin na utang na loob. Dahil nakakahiya kapag hindi ito natin nababayaran. O kaya kapag ang taong gumawa sa atin ng mabuti ay nanghihingi ng favor sa atin at hindi natin magawa, minsan nahihiya din tayo, nagigilty din tayo dahil hindi natin nabayaran ang utang na loob. But may mga tao din nagtitake advantage itong ating kultura na tinatawag utang na loob. May mga taong tumutulong sa atin, hindi dahil gusto nila tumulong, kundi may iba silang sadya. Some people can show favor to us, and eventually, they can blackmail us. Ipapaalala sa atin, isusumbat sa atin na may utang na loob tayo sa kanila na kailangan nating suklian. Parang ganun din minsan sa politika, may mga kinikilingan tayo na mga ganito at sinong ganito dahil akala natin na may utang na loob tayo sa kanila. Akala natin na sa kanila ang pera ng bayan. Ngunit hindi. Wala tayong utang na loob, lalong-lalo na sa mga hindi naman gumagawa ng kanilang trabaho ng maayos. Mga kapatid, ngayon ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng Kristong Hari. Ito ay itinatag para ibalik sa ating mga alaala, sa ating kaisipan, ng ating fidelity, ang ating katapatan, ang ating loyalty kay Jesus lamang. Wala ng iba. Siya lang ang hari na dapat naghahari sa ating puso, sa ating pamilya, sa ating komunidad, at sa ating bayan. Kung makakamdaman tayo ng utang na loob in a healthy way, hindi in a guilty way, sana ito kay Jesus. Because we owe so much to Him. Dahil hindi ba siya ang Diyos na naging tao
at nag-alay ng buhay para sa ating kaligtasan? Hindi ba siya ang Diyos na nagpapakita ng kanyang kabutihan at pagmamahal at pinakita niya ito sa krus? Kaya kung may utang na loob tayo, yun ay para kay Kristo lamang. At ito ang pinapaalala sa atin ng pangalawang pagbasa sa aklat ng pahayag. Si Jesus ay naging hari dahil pinalaya tayo sa ating kasalanan at ginawa tayong isang liping maharlika. Dahil lamang yun kay Jesus. Kaya kung meron man tayong dapat bibigyan ng papuri, dapat sambahin, it's always and only Jesus at wala ng iba. Ngunit naiiba ang paghahari ni Jesus. Di katulad ng mga nararanasan natin na kailangan mag-insulto ng mga tao, kailangan gumamit ng dahas at pwersa, kailangan ipahiya ang ibang tao para sila panigan. Hindi yun ang ginagawa ni Jesus. He is very secure in his kingship. Naghahari siya sa pamamagitan ng katotohanan at pagmamahal. Naghahari siya sa pamamagitan ng paglilingkod. Siya ang tunay na may authority dahil hindi niya ina-abuse iyon, di katulad sa mga nakikita natin sa paligid. He doesn't have even to use physical force para tayo pumanig sa kanya. Dahil ang pagpamahal pa lamang niya ay nag-aakit na sa atin na pumanig sa kanya. Mga kapatid, Jesus does not have to use force for us to believe in Him. Ngunit ang ating commitment, ang ating loyalty kay Jesus ay hindi private affair. We are not called to become secret friends of Jesus. Tinatawag tayo na ipahayag ang kanyang paghahari sa mundo. It's not simply proclaiming Christ in the comforts of our home. It's always proclaiming Christ everywhere, wherever we may be. Kung saan man tayo, yung buhay natin ay nagpapahayag sa paghahari ni Jesus. Ngunit hindi iyon mangyayari kapag tayo mismo hindi pa natin hinahayaan si Jesus na maghari sa ating mga puso. Hindi yun mangyayari kapag hindi pa natin masyadong at lubos na kinakikilala si Jesus. Kaya mga kapatid, bigyan natin ng oras na makilala ang Diyos. Bigyan natin ng oras sa pagdarasal, sa pagbabasa ng Biblia, sa pagtanggap ng mga sakramento para mas lubos natin makikilala si Jesus. At kapag lubos nating makikilala, mas lalo tayong papanig sa Kanya. Ibibigay natin ang ating total loyalty and fidelity sa Kanya. Amen. Magsitayo po tayong lahat at ating pong ipapahayag ang ating pananampalataya. Tayong lahat, sumasampalataya po sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya po kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Lumapit tayo sa ating Ama
na hari ng sanlibutan, upang maging ganap ang kanyang paghahari at kalooban dito sa ating bayan, gaya ng sa langit. Buong pagpapakumbaba, tayo'y manalangin, at sa bawat panalangin ating itutugon, Panginoon, dakilang hari, dinggin mo kami. Panginoon, dakilang hari, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng pamahalaan sa buong mundo, itaguyod nawa nila ang katarungan, kapayapaan at kaunlaran ng kani-kanilang mga bayan at maipagtanggol nila ang mga mahihina at mga walang tinig sa lipunan, manalangin tayo. Panginoon, dakilang hari, dinggin mo kami. Para sa mga humahamak sa kapayapaan, sa mga naghahasik ng pagkakahati-hati, at sa mga gumagamit ng dahas at panunupil upang matupad ang kanilang makasariling nais, magbagong loob nawa sila at tahakin ang daan ng kapayapaan at pagkakaisa, manalangin tayo. Panginoon, dakilang hari, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga may karamdaman at mga naging biktima ng salot na COVID-19, magtiwala nawa sila kay Kristong Haring nagdudulot sa kanila ng panibagong lakas at pag-asa, manalangin tayo. Panginoon, dakilang hari, dinggin mo kami. Para sa mga pumanaw, tanggapin nawa sila sa kaharian ng Ama, patawarin sa kanilang mga pagkakasala, at makamtan nawa nila ang buhay na walang hanggan, manalangin tayo. Panginoon, dakilang hari, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, dakilang hari, dinggin mo kami. Diyos Ama, itulot mong kami maging mga tapat na alagad ni Kristong aming tagapagligtas at hari. Sa gitna ng mga hirap sa buhay at pandemyang aming pinagdaraanan, maging lakas nawa namin siya na nagahari kasama mo at ng Spiritus patuloy na gumagabay ngayon at magpakailanman. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ng mga alay, sa ipagkasundo sa mga sangkatauhan,
Iniluluhog namin ang iyong anak na huwag mabigyan ng mga kalob na pagkakaisa at kapayapaan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Hinirang mong tagapaghain ng tanan ang iyong anak na Panginoon ng sanlibutan. Pinadaloy mo sa kanya ang langis ng kasiyahan, tanda ng paghirang mong pagkamagpakailanman. Sa pag-aing ginampanan niya sa krus, siya ang dalisay na kapagbuklod, siya ang gumaganap sa aming pagkatubos, siya ang sumakop sa sansinukog. Ang kanyang paghaharing lagi sa lahat ay siyang lubusang naglalahad ng iyong kadakilaang matapat upang buhay mo'y sa lahat maigawad. Sa paghahari niya, lahat ay hinahatian sa iyong kagandahang loob at kabanalan at sa iyong dangal at kapayapaan. Kaya kaisa ng anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na maaaw mo, nagpupuno ang langit at lupa ng kalokihan. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw may handog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Nung gabing ipinagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
ipaguni natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan, kaya bilang pasasalamat, ngayon aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahain ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipakipagkasundo sa iyo. Lubin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay makuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahon nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaysa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Berheng Maria, kaysa ni San Jose na kanyang kabiyak, kaysa ng mga apostol, mga martir, at kaysa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa kasama ng iyong lingkod na si Papa Francis, ang aming obispo si Francisco, sinoli na kanyang katuwang na obispo ng tanang mga obispo at buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patulin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami nawa ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kamiyadya sa lahat na masama, pagkaloba ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Panalangin para sa espiritual na communion. Sa iyong mga paanan, O Jesus, ako'y nagpapatira pa at aking inihahandog sa iyo ang aking pagsisisi na inihahayag ng aking puso, na ibinaba ng karalita at kawalan at kabanalang iyong taglay. Ikaw ay aking sinasamba sa sakramento ng iyong pagmamahal. Aking hinahangad na ikaw ay patuloyin sa aking nagdaralating kalooban na inilalaan ko sa iyo. Habang aking hinihintay ang kaligayahang dulot ng pakikinabang sa iyong katawan, aking hinihiling na ikaw ay tumuloy sa akin. Halina, Panginoong Jesus, manahan ka sa akin na walang ibang hinahangad kundi ang makapiling ka. Yakapin nawa ng iyong dalisay na pagmamahal ang aking buong pagkatao at ako'y samahan sa buhay na ito hanggang sa yugto ng aking pagpanaw. Sa iyo ako'y naniniwala, sa iyo ako'y umaasa, at sa iyo ako'y nagmamahal. Amen. Thank you.
manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing nagbibigay buhay, ay nagsusumamo kaysa niyang makapamuhay sa kariyan, sa langit magpakailanman, pakundangan sa karangalan, sundin ang mga kautusan ng Haring si Kristo sa sanlibutan, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magkakaroon po tayo ng bihilya, vigil, pa-adoration po sa harap ng ating Santissimo Sacramento. So pagkatapos po ng banal na misang ito, lahat po tayo ay luluhod, pagbibigay-pugay natin at paggalang sa ating Panginoong Jesus na nasa banal na sakramento. Yung mga nasa gilid ng simbahan, mamaya muna kayo maglakad-lakad habang ini-expose natin si Jesus in the Blessed Sacrament. At kung pwede, haya konting oras, konting minuto lamang, maghintay tayo upang makapagdasal. Kausapin natin si Jesus, ang ating hari. Magsiluhod po ang lahat.
pagkatapos po ng ating sandaling panalangin sa mga nagnanais ng umalis sa ating dambana, tahimik po sa ating lisanin ng ating simbahan. Maraming salamat po. Sa ganap po na alas 7 ng gabi, mag-umpisa po ang ating pananalangin at pagtatanod para kay Kristong Hari. Maraming salamat po.